Mula kong alauna ng madaling araw, nito lamang ang 20 ng Abril, ang 20 anyos na si Analyn na udlot ang mahimbing ng pagtulog. Noon kasi, nakaramdam siya ng matinding pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa puntong iyon, nagimbal siya na mapansing putol ang tatlong daliri niya sa kanang kamay. At muuwi, mistulang naliligo siya sa sariling dugo. Pero hindi dito natapos ang kanyang pagkabigla dahil ang kanyang asawa at anak, dugon rin. Ginigising ko yung asawa ko, bakit nakita ko puro dugo, bakit may ano yung leeg niya. Nakita ko, tapos ako naman, bakit may masakit kamay ko? Tinaga yung sa kong kamay, yung sa putol, tas hanggang ulo, leeg. Sa gitna ng pagdadalamhati ni Analyn, bigla na lamang raw niyang naramdaman ang mga yabag ng isang tao sa labas ng kanilang kwarto. Kaya naman, nuoy di raw siya kumilos at nagkunwaring wala ng buhay. Ilang saglit pa, naging tahimik ang kanilang paligid. Kaya nga, nagkaroon na raw siya ng lakas ng loob na bumangon upang humingi ng tulong. Pero sa paglabas raw niya ng kwarto, tumambad sa kanya ng buong buo ang bigat ng nangyaring trahedya. Nawas ako ng kwarto, sinilip ko nanay ko, tas yung kuya ko, magkatabi sila. Ang inang silyo nila at nakatatandang kapatid na si Serio, kapwa duguan at tila wala ng buhay. Halos mawalan raw ng ulirat si Analyn sa kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang nanay at kapatid. Pero, nagpakatatag siya. Kuya! Yun nga lang, hindi pa pala doon natapos ang kanyang kalbaryo. Dahil sa isang kwarto ng bahay, nakita niya naman ang 10 taong gulang niyang kapatid na si Joshua. Nakalugmok ito sa kama, duguan at di na gumagalaw. Nung ipatuloy pa raw na naghanap si Analyn sa isang pangmembro ng kanyang pamilya. Sa kasamang palad, malapit sa pintuan, natagpuan naman niya ang 12 taong gulang na si Ami, naniligo rin sa sariling dugo. Pinakahuli raw na pinuntahan ni Analyn ang kwarto ng nakatatandang kapatid na si Jennifer. Nuuwi, nananangin siya nga sana'y may buhay pa ang mga ito. Ate! Subalit nang silipin niya ang kwarto ng kapatid, natukoy niya nga karumal-dumal rin ang sinapit nito. Maging ang 5 taong gulang na anak ni Jennifer, tila wala ng buhay. Sa puntong iyon, halos masiraan ng loob si Analyn. Ang masaya niyang pamilya ngayon, biktima sa isang malaglig na massacre. Siya naman, unti-unting nauubos ang dugo dahil sa mga pinsalang tinamo sa buo niyong katawan. Pero, imbis na sumuko, pinili raw ni Analyn na magpakatatag. Lumusot po ako sa may butas dun sa kapitbahay ko na pinilit ko rin lumusot kahit hindi ko na kaya. Gulat na gulat naman raw ang mga kapitbahay nang siya'y makita. Natakot ko yung mga hiningyan ko ng tulong kasi puro dugo ko nila na nakita ako. Sabi ko, tulungan niyo ako, hinatay yung nanay ko tsaka yung mga ate kuya ko. Sa tindi ng pagkabigla, nagtatakbo raw palabas ang mga ito. Dahil dito, di na raw na malayan ni Analyn ang mga sumunod na pangyayari. Samantala, ang mga nagulantang na mga kapitbahay, agad naman palang humingi ng tulong sa impila ng pulisya. Pagdating sa lugar, naabutan pa ng mga tagapagsiyasat ang crime survivor na si Analyn. Samantala, sa gitna ng brutal na krimen, ang dalawang musmus sa tahanan, bagamat may bahid ng dugo ang katawan, di naman sinaktan ng salarin. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, wala namang nakitang palatandaan na pwersahang pinasok ang naturang tahanan. Dahil dito, naniniwala ang mga pulis na kakilala na mga biktima ang salarin. Kaya nga,
napakalaga ng magiging testimonya ng surviving witness na si Analyn. Ayon kay Analyn, dakong alas 9 ng gabi, noong alis 9 ng Abril, 2018, bago rin matulog, napansin raw niya ang pag-alaman ko ang kanating na si Jennifer at ang live-in partner nito na si Jessie Tesoro. Nag-aaway sila nung asawa niya. May tinatago sa asawa niya na memory o ano, ayaw niya ipakita para maan ng asawa niya. Tatago niya, nag-aaway sila, nakasakita silang dalawa. Nasaktan ako, sabi ng ano, ng ate ko, nasaktan ako, Jessie, ha? Sabi niya ganun. Aalis na lang ako dito, ayoko matulog dito, nakakabwis eh. Sabi niya ng ate ko, Ama, iwanan ko na lang muna nga kayo dyan, mag-hotel na lang ako, sabi niya, dahil gabi na eh. Ay naku, Ma, nabubwisit ako dito, ikaw na muna bahala sa bata, aalis muna. Ay, tigil mo na yan. Tapos hindi niya natuloy. Sabi niya, Mama, gabi na, matulog ka na rito, huwag ka nang umalis. Isasama pa yung anak mo. Gabi na, sabi niya ganun. Natulog na lang siya dun sa kwarto niya kasama yung asawa niya. Tapos nagtimpla pa nga ng kape. Sa kabila nito, tila agad rin naman daw nagkaayos ang dalawa. Nagbati na sila nung gabi na yon, natutulog na lang din. Nung time na yon, dalawang kami pa ngayon dala nung ni kay Jessie. Para sa asawa niya siguro yung isa. Samantala, ng mga oras na yun, napansin raw ni Analyn ang nakasukbit na itak sa tagilira ni Jessie. Ako ang nakakita na gabi na yon, nahawak niya yung itak. Sa puntong yun, ay natulog na nga sila. At pagkatapos, ay naganap na ang massacre. Pero, ang ipinagtataka pa ni Analyn, matapos ang krimen, si Jessie hindi niya nakita sa loob ng bahay. Inanap ko kagad din, pati ate ko. Nakita ko noon, wala naman mo yung asawa niya. Sabi ko, tapos simuli, sabi ko sa isip ko, siya ang wala. Patay lahat. Ang salaysay na ito ni Analyn, nadugtungan pa nang makausap ng mga pulis ang iba pang testigo. Personal kong nakaharap si Eliezer Marquevo, tricycle driver. At ayon sa kanya, pag-aalas 4 na madaling araw ng April 20, 2018, habang siya'y namamasada. Kaya maghahatid ka ba? Sasakay ka ba, boss? Oo, anto lang po. Lumabas siya galing doon sa bahay. Sino siya? Si Jessie po. Bagong ligo pa nga po. Kaya sino bang maghahatid? Sabi niya, sasakay ka ba, boss? Hindi ako nakauna eh. Oo, paghahatid mo nga ako doon sa kanto, sabi niya. Kaya may masasakyan na kaya ako ng bengka ba na to? Anong ganito? Sabi ko, wala pa kasi maaga. Sanay ka ako yung mga tao rito na 6-7 ng biyahe. Eh kung diretso mo lang kaya ako ng Santa Rosa, sabi niya. Kasi nandun ay kayo mga kuya ko nag-aantay sa palengke. Inatid ko na po siya ng kanto ng Santa Rosa. Doon ko po siya binabas ang may tapat ng butuhan. Sa puntong ito ng investigasyon, naging suspect sa krimen si Jessie Tesoro. Ang masaklap, si Jessie Tesoro ay kinakasama ng isa sa mga biktima na si Jennifer. Talaga namang karumal-dumal ang sinapit ng mga biktima sa San Leonardo Massacre. Samantala, tuloy-tuloy ang naging operasyon sa pagganap kay Jessie. Pero sa di inaasahan, mismong si Jessie pa pala ang magbibigay ng palatandaan kung saan siya matatagpuan. Isa pong miyembro ng Tarlac Citizens iWatch Against Crime, yung napagsabihan po niya ng problema niya. So sabi po niya dun sa isa pong miyembro ng iWatch po na yun, bro, baka mamaya mapanood mo ako sa television kasi nakapatay ako ng 6 na katao. Yung iWatch po natin na yun. Napasel, sabi niya, bakit sinasabi nitong tao na to yung gano'n na nangyari? Kaya po ang ginawa po nung member po ng iWatch, tumawag po sa kapulisan po ng Tarlac. Sa puntong iyon, nadakip na nga ang suspect at dinala sa impilan ng San Leonardo Police. Doon nagkaroon ng pagkakataon ng ABS-CBN News team na makausap ang suspect. Sa harap ng kamera, tahasan niyang inamin ang nagawang kasalanan.
Ano kayang mabaton? At ayon kay Jessie, malalim raw ang galit niya sa pamilya Caballero. Hindi ako nakakapag-abot sa kanya. Pangit po ako, sir. Pag nakakapag-abot ako, maganda. Nag-iwalay kami ng binangko, ang asawa ko. Kaya ako po nagawa yun, sir. Ayon pa kay Jessie, noong gabi bago maganap ang krimen, mistulang inihanda niya ang armas na gagamitin. Sito. Thank you, boss. Kinuha ko yung itak ko sa boss ko. Boss, bumalik po ako doon sa amin. Tinabayaan ko muna po silang katulong bago ko po nagawa ang krimen na yun. Sir, matay na silang lahat. Kaya ko tinira yung dalawa. Di makapagsumbong yun, sir. Di pala, sir. May nabuhay pang isa. Sa kabila nito, ngayon, nagsisisi siya sa pagpapadala sa kanyang itinanim na galit. Nagsisisi po ako talaga. Kukonsensya po ako, sir. Pero sa mga salaysay na ito ni Jessie, may sagot ang pamilya. Una, kahit kailan ay di raw nila trinato ng masama ang naturang suspect. Ikalawa, tunay na nais nilang paglayuin si Jennifer at Jessie dahil sila'y magkadugo. Magpinsan kayo! Samantala, tuluyan ang kinasuhan ng multiple murder with frustrated murder si Jessie Tesoro. Sa kasalukuyan, nakakulong sa San Leonardo Police si Jessie. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan namin na muling kunin ang kanyang panig. Subalit, tumanggi na siyang umarap sa amin. Para sa pamilya, napakabigata ng pangyayari. Si Jessie, kamag-anak nila, siya pa ang kumitil sa buhay ng kanilang kapamilya. Masakit po dahil di po talaga ginawa po niya kasing alam mo, baboy lang eh. Hindi mo po talaga maiitim na isipin at saka makita po talaga. Pero sa puso po eh, napakasakit po. Anumang dahilan, wala raw kapatawaran ang kanyang ginawa. Kaya nais nila'y katarungan. Sana maisip niya yung ginawa niya sa amin. Kagustuhan ko na mamigyan ng katarungan yung nanay ko, kuya ko, ate ko, dalawa kong kapatid, tsaka yung asawa ko. Gagawin po namin lahat para sa nawalan sa amin. Mahal na mahal ko po sila. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.